Na ito kung buksan po ninyo ang iyong banal na kasulatan sa Awit, Kapitulo 23, Talatang 1 hanggang 3. Mga Awit, Kapitulo 23, Talatang 1 hanggang 3. Ganito po ang pagkakasabi. Ang Panginoon ay aking pastor, hindi ako mangangailangan. Kanyang pinahiga ko sa sariling patulan, pinapatumahan niya ako sa tipid ng matubig na pahinahan. Kanyang pinanauli ang aking kaluluwa, pinapatumahan niya ako sa mga landas ng katwiran, alang-alang sa kanyang pangalan. Tayo po'y mag-alang ulit po sa ating mga panahon. O Dakilang Diyos, na nagkakabo sa kaitasan ng mga langit. Sa gabi pong ito, Panginoon, kami po ay magpapasalamat sa inyo sapagkat sa kagitnaan ng linggo, kami po ay iyong dinala. Sa sambahang ito, upang kayo po ay purihin, pasalamatan sa lahat ng kapatihan na ipinatulong sa bawat isa. Maraming maraming salamat, Dakilang Diyos, sa patubay at buhay at kalakasan ng pinagdadalawin sa amin. Sa gabi pong ito, Panginoon, aming dinadalangin, naway patuloy mo po kami gabayan sa aming pag-aaralan ng gabi. At nawa, Panginoon, gabayan mo po ang aming tagapagsalita na aming head elder na si Brother Pascual. Patuloy na wag po siyang hipuin bigyan ng karunungan at kaalaman upang ang lahat ng kanyang sasabihin ito ay magbibigay sa amin ng ikitibay at ikalalakas habang po kami ang hindi ito. Iwangan niyo po ang aming mga pati na galakbay sa mga daan. Nawa at sila ay makarating dito ng maluluhati at sama-sama po kami pumuli at din kami ng Panginoon. Patuloy na ba ang kaming nagabayan sa gabi dito? At ang lahat ng ito ay aming hiniling at pinasalamatan. Patawarin ka niya, Ama, sa aming mga pagkulang at nangungulong pagkakasala. Ito pa nga ng samad rin at dalangin sa pangalan ng Jesus na ang pagkakasala. Ganda ka rin mga kapatid. Salamatan natin ng Diyos sa kanyang pag-iingat sa atin sa loob ng ilang araw sa linggo na talipas. Simula linggo hanggang ngayong araw na ito ay inatan niya tayo. Binigyan niya tayo manusok pangatawan. At pasalamatan natin siya mga kapatid. At maraming salamat ni Sister Ponsing na siya nanguna sa ating pag-awit. Ganon din si Brother Julio sa kanyang pag-una sa ating manalangin. At ang ating tagapagsilata mga kapatid ngayon ay ating leader, Brother Pascual. Ngunit bago siya magsasalita ay panuluman tayo ng isang awit galing kay Sister Junabi. At ngayon dahil ay Miracles ng gabi at ito ay gabi ng ating mga pagpasalamat at mga kaibigan. Bago natin ibigay sa kanila ang kanilang bahagi, lalong-lalo na sa next speaker, ay buksan ko muna ang ating misa para sa ating mga pagpasalamat at mga kahilingan. Kung sino po ang may mga kahilingan ay lumapit lang dito. Mayroon tayong isang microphone. Pero po may kahilingan ay lumapit lang dito. Sama po natin sa pangalan ng Panginoon. Ang galing po na
kanilang ginagawa natin sa grupo yan ang kanilang tungkol. Pag-pray po natin na kanila po ginagawa elite o pagpipili doon sa mga malalangkulan at pagpipilawan na inaway ng pagbibayang ng Panginoon upang lahat po ng kanilang mga pagpipili ng Asya ay ito'y sa kalooban. Pag-pray po natin ang kanilang tungkol. Sino pa po? Ay, hilingin ko muna sa inyo mga kapatid ang inyong tulong ng napatalangin kay Brother Vicky. Patuloy natin siyang ipanalangin sa kanyang karamdaman. Yes, Sister Lisa. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa pag-iingat niya sa bawat araw ng daan at sa pagmumbay na ito sa kalong sa aming buong sambahayan. Mga kapatid, isama po natin sa panalangin po si Sir Galante na kung saan siya po ay nasa PDF ngayon at sa salubuyang iyong nilalapatan ng Jonas doon na nawa sa pumagitan po ng mga doktor doon na gumagawa sa kanya na siya po ay gumaling sa kanyang karamdaman. Sino ba po? Ada jadi. Walang pangalan binanggit. Pasalamat tayo sa Panginoon mga kapatid na ating ginawa ng nakaraang sumado ay mayroong nag-fix na kahit isang kanunuatan siya nag-fix na gustong alamin yung pag-asa na nasulat doon sa ating babasahin. Sana patubayan siya ng Panginoon na siya ay makapunta dito sa kanyang plano. Hello.
Gandang gabi sa inyong lahat, mga kapatid. Happy New Year po sa inyong lahat. Lagi po ba yung saya ngayong gabi? Okay, salamat sa Panginoon na tayo po ay harapin upang tayo po ay patuloy na sumamba sa kanyang magandang pangalan sa pamamagitan ng ating mga pag-awit na mga awit makuloy sa Diyos at ng ating mga mananalangin at ng ating pag-aaral ng salamat kay Sister Junabe sa kanyang awit din ay nandun sa Panginoon sa atin. Abos ng tubig ay nilalarawan ang buhay ng tao ng mga kusik at hindi permanente sa mundong ito. Na ang tao ay parang isang abos ng tubig na isang bisis lamang dadaan pagkalipas noon ay hindi na. Kaya dito sa mundo ay wala permanente, laging temporary. Pero ang Diyos ay mayroong inaalok na permanent. Ito po yung buhay na walang hanggan. Sa isang kondisyon na tayo po ay magkaroon ng isang napakalaki na ribanyo. Dito pong nakaraan, yan ang kahapon. Yan ay September. October, probably from October 5, Teacher's Day. At ang mga kabataan, mga bata, mga estudyante ay nagbigay sila ng mga sulat at ng mga answers. Ako din ay nakatanggap, sinabi ng more or less 30 na mga sulat. Galing sa mga bata at may ilang mga regalo. Kahapon, pagpasok ko sa school, ay medyo malulungkot ako sa aking sir. Binibigyan ako ng mukhang malagkit. Masarap yun, paborito ko yun eh. Pagkatapos, maya-maya na may naghandi ng tropicana. Yun nga doon sa ating faculty. Sabi ko, ang sarap naman ang pinadala sana. Lagi na lang ang Teacher's Day. Para may mga pagkain. Tapos maya-maya may nagdala ng ang bayansan. Hindi natin yata yun. Masarap din. At nakakatuwa yung mga bata ng mga kapatid. Kahapon ay kanilang kinikilala sino ang kanilang mga guro. Pero alam niyo po ba mga kapatid, mayroon tayong dakilang guro. Ang ating Panginoong Jesus, ang ating Diyos. Siya po ay dapat natin kilalan. Ngayong gabi na isa pong ipakilala sa inyo ang ating guro. Na siya ay nagtuturo sa ating bawat yugto at bawat bahagi ng ating mga buhay. Nais na tayong turuan ng tungkol sa kabanalan at nais na tayong makapamuhay na may kabanalan kagaya niya. Nasabi nga ng ating Panginoon Jesus sa aklat ng Mateo 5, ang talata ay, kung hindi ako nakakamali na yung 40, yung natin. Ito ang masayang yung talata ngayon. Ang sabi doon ng ating Panginoon ay, be therefore perfect
as your Father in heaven is perfect. Tingnan natin ang talata doon. Chapter 5, verse 48. Sabi ay ganito. Kayo nga yung mga makasakda, nagayang ng mga makasakalanitan ng sakda. Yun eh, kahit sa ating Panginoon na turuan tayo ng ating mga sakda. At yan ang isa sa kanyang mga manumala sa bawat isa sa atin. Sapagkat wala siyang dadasin sa langit na hindi sakda, hindi banal. Ang kanyang dadasin sa langit ay banal. Kaya dito sa lupa ay nais niya na kanyang mabuhay ng mayroong kabanal. At ngayong gabi, mga kapatid, bilang ating dakilang guro, ang ating Panginoon sa ating Panginoon Diyos, ay narito ang kanyang mga katangian niya na nais niya malaman natin. Ito ay sa pamamagitan ng kanyang lingkod. Tala sa Biblia, mga kapatid, sa pamamagitan ng kanyang lingkod na si David. Si David sa chapter 23 ng aklat ng awit, ay mapapansin ninyo ang kanyang napakagandang awit. Ito po ay himno ni David. Sa panahon po na siya ay nasa kalagitnaan o nasa gitna ng mga matinding pagsuko, na ang kanyang buhay ay gusto mong titilin ng kanyang kaaway na si Saul. Nais ni Saul na patayin siya. Pero habang nasa ganong kalagayan, si David ay nakagawa ng isang napakagandang awitin at himno na ito po ay ating pag-uusapan na pag-aaralan natin ngayon sapagkat sa pamagitan ng himno na ito ay narito ang mga descriptions niya sa kanyang pinaglilingkuran guro at sa kanyang pinaglilingkuran Panginoon. Sa verse 1, mga kapatid, sa chapter 23, verse 1, ng aklat ng awit ay ganito ang binabanggit. Ang Panginoon ay aking pastor, hindi ako mga kailangan. Ano ang nais sabihin ni David dito, mga kapatid? Nais sabihin ni David that this Lord is his protector. Siya yung nagpuprotekta sa kanya. At batay sa kanyang karanasan. Once na ang Diyos ang siya, ang Panginoon, ang kanyang pastor, na siyang nagpuprotekta sa kanya, wala na siyang hahanapin pa. Ang sabi ng iba ay para siyang nakasandal sa pader. Ang sarap ng buhay, mga kapatid. Kung ang ating mga buhay ay ating pong itinangubayan sa Panginoon bilang ating mga protektor at katapat ng mga kapatid. Masabi niya namin, hindi ako pangangailangan. Meaning, nararamdaman niya at nararanasan niya ang completeness. Wala na siya kahanapin pang iba. Kapag ang Panginoon ang kanyang ilalagay sa kanyang buhay as his protector, ay nararanasan niya ang tinatawag na completeness sa kanyang buhay. Verse 2, ang sabi ay ganito. Kanyang pinahinig ako sa sariwang pasulat. Anong nais sabihin ni David? Na siyang introduce ang kanyang Panginoon na pinaglilingkuran. Ang kanyang Panginoon is a great provider. Ang sabi niya, kanyang pinahinig ako sa sariwang pasulat. Palibhasa si David ay isang pastor ng mga tupa. Kanyang nakita ang kanyang mga tupa na walang katayanan ipagtanggol ang kanyang sarili. Na ang kanyang mga tupa sa panahon na ito ay inaatake ng mga lugo, mga leon at mga maninilang mga hayop, ay wala silang katayanan ipagtanggol ang kanilang mga sarili. At maliban na lamang kung mayroong Panginoon o pastor na magliligtas sa kanila at magpuprovide sa kanila ng kanilang mga pangangailangan. At alam niyo ba, mga kapatid, ang sabi ni David sa sunod na kaga sa verse 2. Ang sabi niya, pinapatubayan niya ako sa sinking ng mga tubig na pangangailangan. Meaning, his Lord is a guide to abundance. Hindi lamang siya guide, basta guide lamang. Kung hindi, siya ay isang guide patungo sa kasaganaan, mga kapatid. Sapagkat, para kay David, once ang Panginoon ang nag-guide, ay hindi lamang niya nag-guide ng mayroong sabihin natin
ako lang ang sapagkat ang Panginoon at may-ari ng lahat ng mga bagay, kaya niya ibigay ang tinatawag na kasaganaan sa buhay ng kahit sino man ang mga bagay. Maaaring hindi kayo yung mga finansya ko. Maaaring kayo ay sabihin natin salat pa rin sa sabihin at sa mga material na bagay. Ngunit kayo'y abundance pa rin kapag ka pinag-uusapan ng mga kapatid yung tinatawag ng peace of mind. Marami kayo ay abundance kapag ka pinag-uusapan yung maayos, matiwasay, na pakikipagsalamuha at pakikipagrelasyon sa inyong asawa, sa inyong kaibigan, sa inyong mga kapilala at mga kaibigan at mga kapatid sa iglesia. You fell abundance, mga kapatid, kapag ka po kayo ay mayroong ganitong kalagayan. Ano ang halaga ng inyong salapi, mga kapatid? Kung ang inyong isip ay gulong-gulong, dahil marami kayong mga kaaway sa iglesia, marami kayong mga kaaway sa trabaho o mga kaibigan. Alam po ninyo, mga kapatid, ang isa sa mga dahilan bakit nagkakaroon ng tinatawag na parang as if na kayo ay parang makilimos na namamalimos. Na parang pakiramdam niyo ay parang hindi talaga walang abundance sa buhay. Sa panahon po kasi, mga kapatid, tayo mga Pinoy ay nahirapan na tayo doon sa tinatawag ng underground attack, yung pag-atake na pailalim. Sa panahon po ng mga Pinoy, ay mahilig silang umatake sa kanilang kapwa mga Pinoy, mga Pinoy yan, mga kapatid, ay kanilang ina-atake ng pailalim na ang kanilang kapwa mga Pilipino, mga Pinoy, ay sinisiraan. Nakakalutong yung doon sa akin, hindi na yan mangyayari pa sa iglesia. Sapagat pag ginagawa natin ang bagay na yan, kayo din ang may hirapan. Sapagat number one, ay makukonsensya din naman ang kayo. Wala naman tao na walang konsensya, maliban na lang siguro kung hindi wala ng Holy Spirit. Pero alam nyo, kapag ka po kayo, tayo ay gumagawa ng isang bagay na nakasisira sa kapatid, sa kanyang reputasyon, mga kapatid, ay ang ating sarili din, sinisira natin. Alam po ninyo, mapagin meron ako ng isang bagay na nagbibasa. Kapag po ang isang tao ay naging magbibuto ng mga adjects to any personality or to any person, ay hindi na po ako nagtitiwala ng tao. Kasi hindi magtatagal, kapag ang pinagtitiwala ko yung tao niya, ako din sisiraan. Huwag kayong magtiwala sa isang tao na magbibig pagkikwento ng mga nagtitripo sa kanyang kapwa. Huwag kayo talaga magtiwala niya ang kapatid. Kasi yan, ugali niya na yan eh. At hindi magtatagal pag nagtiwala kayo niyan. At ikaw ay dumugtong pa doon sa kanyang mga sinasabi. Pati ikaw, sasabihin din yun. Yung mga sinabi niya. Kaya nakakalungkot yung gano'ng kapatid. So, abundance. Nice to hear sa tayo dahil patungo sa kasaganaan. Ang kasaganahan sa pinag-uusapan ng Biblia ay hindi lagi sa labi. Kung hindi ito ay may kinalaman sa peace of mind, may kinalaman sa iyong magandang reputasyon sa lipunan, sa iglesia, sa mga kaibigan at sa mga kapatid, na kahit saan ka dumaan ay hindi ka matatakot, kahit saan ka pumunta ay may umang taas noon ay pagmamalaki, dahil wala kang itinatago manuman mga kalukuhan sa loob mo at sa iyong isipan, alam mo na ikaw ay malinis sa harapan ng Panginoon. Maaaring masira ang iyong personalidad sapagkat sinira ang kanang kapatid, pero hindi na dapat malungkot sapagkat number one, alam ng Panginoon na lahat ng mga ito. Nais ng Panginoon na maging abundance tayo, hindi lamang materially, but also spiritually, maging abundance din tayo, mentally, at saka yung ating peace of mind. And number verse 3, mga kapatid, ito po ang binabanggit naman sa verse 3. Kanyang pinananauli ang aking kaluluwa. Nais ni David ay pakilala ang kanyang Panginoong pinaglilingkuran na his Lord is a restorer. Siya ay nagpapanauli ng mga nasirang kaluluwa o buhay. Kahit gaano kasama ang ating hinaharap, mga kapatid. Kahit tayo na ang pinakamakasalanan sa mundo, kahit na ating nagawang kasalanan ay napakaitim,
at sobrang pulang-pula na. Ang sabi ng Biblia ay ito yung makukutingin na kagaya ng nieve at balahibo ng lupa. Mapatid, yan po ang sinasabi ng banal na kasulatan. Na sabi ng David, his Lord, na kanyang pinaglilingkura is the restorer. Nais niya makilala natin ang ating Panginoon sa ganang pagkakilala, mga kapatid, na kaya niyang ibalik ang mga nasirang buhay natin. Kaya niyang iayos yan. Kung yan ay nasira na, aayusin ang Panginoon yan, mga kapatid. Atin lamang ibigay sa kanya ang ating mga buhay. Susunod na mga katagal sa verse 10 pa rin, pinapatubayan niya ako sa mga landas ng patuwiran, alang-alang sa kanyang pangalan. He is our guide for righteousness. Siya ang ating gabay patungo sa kabanalan, mga kapatid. Ang sabi niya, pinapatubayan niya ako sa landas ng patuwiran, alang-alang sa kanyang pangalan. Nais ng Panginoon na tayo ay gabay patungo sa kabanalan. Tanungin nga natin ang ating mga sarili, mga kapatid. Kung ako ay 10 taon lang Adventista, o kaya ako ay 10 taon lang may pananampalataya sa Diyos, ako kaya ay mas madal ngayon kaysa noon? O kaya naman, baka naman ako ay mas lalo masama ngayon kaysa noon? Ang aking bang mga kahinaan noon ay napag tatanggupayan ko na ba ngayon? O baka naman lalo dumami ang aking kahinaan ngayon? Kapag ka ganun, mga kapatid, marahil may problema sa buhay natin. Marahil hindi mo ginagawang gabay ang Panginoon patungo sa kabanalan at katuwiran. Nais ng Panginoon na siya ang ating gawing gabay patungo sa katuwiran at kabanalan. Kaya sabi ni David sa verse 4, oo, magaman ako'y lumalakas sa bibig ng kamatayan. Wala akong matatapunang kasamaan sa pagkakikaw ay sumasa ako. The Lord where David served, alam niya na siya ay magbibigay ng assurance, kasiguruhan sa kanyang buhay. Alam po ninyo, mga kapatid, ang ating mundo ngayon ay wala ng kasiguruhan. Wala na tayong iba pang pwedeng puntahan. Wala na tayong exempt maliban sa ating Panginoon. Naalala ko noon ang ano ba yung nasunog na halos na patay lahat sa loob. Talagang halos na matay sila. At hindi lang naman na nag-survive kasi wala nang exit. Ang Panginoon ay alin? O Olson. Olson Disco, no? Matagal na yun, pero nakakapanginabot halos lahat ay namatay. Pero meron akong nakita sa interview sa TV na may ganyan na survive din kahit paano, pero sila lang pa. Wala na talagang grabe. Anong bilang kapatid? Kasi wala nang exit. Ang ating mundo, mga kapatid, although ang ating mundo ngayon ay wala na ang pag-asa. Ito ay talagang totally bulusok na talaga. Ang kanyang tinatawag na ekonomiya, pabulusok. At ang moralidad ng mundo ay pabulusok. Wala na, mga kapatid. Ang sabi ng Biblia, itong ating mundo ay nasa matinding kalagayan na ng pagbulusok. Ang kanyang moralidad ay wala na. Marami ng mga tao ngayon, wala ng disiplina, wala ng paggalang sa mga authorities, maging sa iglesia, wala ng paggalang sa mga authorities, maging sa gobyerno, wala ng paggalang. Kasi bulusok na ang tinatawag na moralidad ng tao ngayon. Pero alam po ninyo, mga kapatid, mayroong assurance sa nais ibigay ang Panginoon ngayong gabi sa pamagitan ni David. Ang sabi niya, wala akong natatakutang kasamaan sapagkat ikaw ay sumasama. Nais ni David, ipakilala sa atin ngayon gabi that God is our assurance. Hindi tayo dapat matakot. Mayroon siyang exempt dito sa mundo ito. At ito ay sa pamagitan ng ating pagkilala sa Kanya bilang ating Panginoon at ating tagapagligtas na ating ibigay ang ating mga sarili. Kaya sa kanyang conclusion, sa verse 5 and 6, ay ganito nga ninyo. Iyong pinaghahandaan ako ng dulang sa harap ko, sa harapan ng aking pangangawal. Iyong pinaghira ng aking ulo. Napakaganda ng conclusion ko dito. Nabagamat siya ay tinutugis ng kanyang kaaway sa sakit. Para sa kanya, mga kapatid, ay narinan ang paghahanda ng Diyos ng kanyang
tinatawag na maaaring pagkain. Ang sabi dito, yung pinaghandaan ako ng ulam sa harap ko, sa harap ng aking mga kaawa. Mapatid na sisiguro ni David na kanyang Panginoon ay tunay na siya ay pagkatanggol. Yung pinahirapan, yung pinahira ng ating ulo ng Diyos. Alam ko ninyo, ang salitang laging sa Biblia ay kumakawan sa Holy Spirit. Nanglayo si David ng pangulungan dito sa kanyang binanggit sa verse 5 sa uling bahagi ay siya ay pinagpapaluman ng Panginoon ng tinatawag na karunungan, knowledge about righteousness at kabanalan. Yung tinatawag na pagiging banal. Alam ni David na nasa kanya ang Holy Spirit. Alam niya ito, sabi niya, ang aking salong ay inaapawan. Napakaganda ng sinabi ni David. Sa verse 6, huling mahal ang sabi niya, tunay na kabutihan at kaawaan ay susunod sa akin sa lahat ng mga arawan ng aking buhay at ako'y tatahan sa bahay ng Panginoon magpakailan. Ito nawa ang mga conclusion din natin sa ating mga buhay. Sa ating pang-araw-araw na paglalakbay sa mundo ito, marami tayong naranasan ng mga matitibig pagsubok. Sabagat ang sabi ni Pedro, na ang sino mga nagnanais na mabuhay na mayroong kabanalan ay makararanas ng mga matitibig pagsubok. Sa pagkatayos ng Diyos na tayo dalunin niya sa dami ng isang mga tao, mga makikinis na. Sa mulong ito ay narito yung paglalagari para tayo nasa workshop. Nilalagari, tinitinis, nilihiha ang ating mga pag-uugali, mga magagaspan, mga kapatid. Tayo po ay magpasakop sa Kanya, sa Kanya po pagdidisiplina sa atin, sa atin. Sapagat ang sabi sa verse 4 ang iyong pabalot, at ang iyong tungkod ay nagsisimulan sa atin. Para kay David, bagaman, mayroong mga pagdidisiplina ang Diyos sa kanyang buhay. Marahil ang dami siguro si David ay isa sa mga nakatala sa Biblia ng mga kasalanang tao. Pero naramdaman niya na siya ay dinidisiplina ng Panginoon ng mga kapatid. Marahil si David ay kagaya din ito, kagaya din natin. Pabukso-bukso ang ating mga desisyon. Minsan ang ating mga desisyon ay wala sa ayos. Pero narayan ng Panginoon ay nagdidisiplina sa atin. Gawin natin ang kanyang mga pagdidisiplina ay nakapag-aalim sa atin. Hindi yung pagdidisiplina ay nagre-reverte. At hindi tinatanggap ang pagdidisiplina. Mapanitin yun. Sapagat ang pagdidisiplina para kay David, ito ay isang uri ng pag-alim sa kanya. Alimin naman tayo sa ating pang-araw-araw na pagdidisiplina sa ating ng Panginoon Diyos. Siyempre, mayroon tayong ginawang kasalanan, alam naman tayo ay, sige anak, okay lang yan. Di dalawa na, pati ng Panginoon pala, masama na rin. Kasi pinababayaan tayo sa ating mga kalukuhan. May mga kalukuhan tayong ginagawa, of course, mayroon mga pagdidisiplina gagawin ng Panginoon sa atin. Kayo po ang nakakaalam yan. Idalangin natin sa Panginoon. Ang ating mga kahinaan ay saan tayo po ay kanyang tulungan, ito yung ating mapagalumayan. Upang sa ganun, kagaya kay David, ay maging ganito ang ating konklusyon na tunay na ang kabutihan at kawaan ay susunod sa ating lahat, sa lahat ng mga karawan ng ating buhay, at tayo'y tatahan sa bahay ng Panginoon magpakailan. Magpalaan tayo ng ating Panginoon. Awitin po natin ang kapanatagang nakapanan in number 290, 290. Tayo pong lahat ay tumalik. Kapanatagang Ito
kayo ay aming paglilingkuran habang kami ay nabubuhay. Nawa, tulungan po ang bawat isa sa amin. Kami po ay may mga kahinaan. Ngunit ngayong gabi inyong pinakilala kung sino kayo. Na kayo ay aming Panginoon na nagkakaduog ng lahat ng aming mga pangangailangan. Na siyang nag-iingat sa amin. Na siyang tumutulong sa amin. Na siyang humagang kayo namin. Tulungan nawa kami, Panginoon, na magkaroon ng isang bayong pananampalataya sa inyo. Ang aming mga buhay nawa ay aming magbigay sa inyo. Nang buo-buo upang sa ganong mga bago naman. Kami ay inyong magawang tinisin, linisin, at ihanda ang aming mga sarili para sa buhay na walang hanggang at sa kalayaan. Salamat mga bago naman sa inyong patuloy na pagbigay sa aming mga kanalangin. At sa aming patuloy mong gumigawan sa amin, ang tunay na kapayapaan, kaligayahan, at kasaganaan sa aming mga puso at sa aming mga pagkaisipan. Sa pangalan po ng aming Panginoon.